What's up and welcome back to my channel. This is I am Revery and we are on our way papunta sa Clark Abandoned Hospital. At kasama ko ang aking mga ka-click, Shady Crew. Mismo, alright. Sobrang excited na kaming magpunta sa Clark Abandoned Hospital and nire-request to ng mga ka-click natin dyan, kayo. No, so pagbibigyan natin kayo and i-explore natin ang Clark Abandoned Hospital and syempre, may kipaglaro tayo sa mga kaibigan natin doon. So, tol. Guys, ready na kayo makapaglaro? G. Alright, so guys, tara na, samahan nyo kami sa aming bagong adventure, Clark Abandoned Hospital. Here we go. Alright guys, we are here in Clark. Ang ating abandoned hospital. Nandiyan siya sa site na yan. Kung pakita. Ay, dami yung map tol. Oo, we're here. Hindi lang. Meron akong nakuha ang clip. Bigla ko na namalakas. As in, papakating kami dito. Kumidlat. Nakuhanan ko din yung kidlat. Hindi pa kami makakababa, no? Kasi syempre, yung mga mahaba-haba rin siya. So, magpapatila lang kami ng konti guys and titignan natin kung ano yung pwede pa nating gawin kung kaya nating pasukin kasi ako ayoko masayang itong punta namin dito. We came all the way here para puntahan itong Clark Abandoned Hospital dahil talagang maraming misteryo yung buwabalot daw dito eh. And request niyo to sa amin mga ka-click. So, sige, babalikan natin to and patila lang tayong konti kasi malakas na malakas lang yung buwis na ulan. Alright? Guys, ayan, we are approaching the Clark Abandoned Hospital. Sa kanan ah. Sa kanan. Ito. Wait lang, steady ka nga rin. Tignan ko ang mapipicture. Parang may ilo. Saan? Oh, may tao sa loob. Kita ba? Ganda na sila. Okay, so guys, nandito na kami ngayon sa Clark Abandoned Hospital. Nandun siya sa harapan natin and tara, medyo maulan talaga at mga tol and of course, ito, ready na mga tol. Let's go. Ayun si Apple, nandun. Guys, reminder, importante, kalmado lang and assess natin yung lugar. Tignan natin kung posible natin pasukin. Time check, it's 10:56. Yes, almost 11 p.m. So, walang tatakbo yun, importante. Doon na tayo pupunta. Let's go! Para di mo nakapag-park dito. Sana yung ating dual view. Mag-light ka. Tingnan mo kasi yung ilaw. Ilaw kayo, ilaw. Kailangan niya mag-ilaw. Tapos huwag kayong lalayo sa akin. Hindi tayo pwede mag-iwag yung light. Saan yung light? Meron ba? Meron yan, dumbanda siguro. Ito. Ito ang Clark Abandoned Hospital. Ano? Tumutunog. Tubig? Ano sa building? Waterfalls. Ito. Ano daw, restricted. Ayun, merong nakalagay. Tara, restricted area. So hindi natin pwedeng pasukin. O, kasi maraming butas.
Andun siya sa loob, ayan na. Abandoned na siya, lumak na. Deteriorate. Oh, tara. Marami kasing butas. Okay, tingin-tingin lang tayo. May mga pumapatak na tubig. Nag-water po. Oh, maraming patak na tubig tayo. Mga butas kasi. Huh? So hanggang dito lang tayo, guys. Kasi nakalagay maliwanag. Restricted area, trespassers will be apprehended. Masinuring tayo sa batas niyo, no? Oo. So meaning, madaling-madaling intindihan, guys, hindi tayo pwedeng pumasok doon sa loob. And hindi natin susubayin yung mga ganyan because, syempre, it's the law. Susunod tayo sa batas, yun ang importante. Hindi tayo pwede mag-trespass. Pero, we still have access dito sa labas and pwede pa rin namin ipakita sa inyo kung ano ang meron dito sa loob, no? Kita nyo pa rin naman. Ayan, ano, no? Yun ang gym. Hanggang dito lang tayo and ayan, medyo baha talaga. Sa totoo lang, hindi talaga natin kayang pasukin din dahil grabe yung baha. Hanggang dito lang tayo. But still, masaya pa din. Kasi, pwede natin tawagin lahat ng mga kaibigan natin. Ghouls right here! Okay, sayang lang din tayo makapasok sa loob. But then, you know what guys, of course, bago natin tuloy-tuloyin ang ating pag-investigate. Uy, nice to ah. Ito, upside down cross and... With 666. Yeah. Ang dami na rin na gano'n dito talaga. Ang dami nang nakapunta rito and nag-vandalize ng lugar. Kaya siya restricted, guys. Yes, kasi kumbaga, nabababoy na rito talaga. Ayun, nag-vandaloob. Ayan, talagang medyo maano siya, no? Marami ang tumutulo-tulong tubig. Dahil malakas din ang ulan ngayon, guys. Just so you know. Sabi nga kasi, di ba, na marami raw butas din sa loob. Oo. So, hindi siya accessible masyado. Kailangan daw ng tour guide. Yes. And dina-expect namin merong nakabantay na gwardiya dito, pero wala eh. Kasi minsan wala. Kasi, kung isipin mo nga naman, magbabantay ka ba sa ganitong kondisyon? Pero, I think yun yung parang. I think yun. Sige nga, subukan nga natin guys. Sabay-sabay tayo yung ilaw para maliwanag. Maliwanagin natin ang Clark Abandoned Hospital. Dito talo sa hallway. Oh, saan? Ayan, ito. Sa hallway. Okay, so guys. Okay, subukan natin to. Okay, Clark Abandoned Hospital. Kung meron mang mga nandito na nagpapakita o nagpaparamdam, now's your chance. Pagkakataon nyo na para magpakita sa amin at sa camera. Pwede kayong magparamdam sa amin. Pwede nyo kaming hawakan. Pwede nyo kaming batukan, kurutin, sikuhin. Pwede rin kayong sumama kay Gio. Para uututan kayo ni Gio. Pwede nyo nga yung butas doon. Kasama ko talaga. Wait a minute. So guys, ayan nga, pwede kayo magparamdam at magpakita. Ituturo ko yung camera sa inyo. Now, say chance, I'll give you 10 seconds. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2, 1. Ayan, so, wala pa tayo nararamdaman so far, no, guys? Pero, iba rin yung pakiramdam dito, no? Actually, feels talaga siya. Sabi nga, ito daw yung isang, kumbaga, notorious to na haunted. And, syempre, hindi natin gagawin ang lahat ng ito kung hindi natin sasabihin ang history ng lugar na ito. Guys, to tell you about the history of this place, it's Clark Air Force Base. Am I right? It's a former Air Force hospital. Yes, hospital. It's a regional medical facility. Mm-hmm. Na naka-base dito sa Clark, no? It was constructed during the 1960s. And it was abandoned after ng 1992 na pag-leave ng military bases ng US sa Philippines. Especially, actually parang nag-start
mabando yung lugar na to after pumutok yung pinatubo. After na pinatubo, yeah. No? Kasi sobrang damage itong park. Pero tol, kasi mas ako guys, very basic ang alam ko history. Pero mas na-research nila Gio yan, nila Benzel, saka ni Jarrell. Ang gusto ko naman malaman, bakit ba naging haunted itong lugar? Ano ba ang mga pasyente yung dinadala dito dati? Sa pagkakaalam ko kasi pre, mga soldier na tawag dito? Lumaban. Vietnam War. Vietnam War. Soldiers. Meron itong 200 beds. Capacity. Pagkakaalam ko. Capacity niya, 200 beds. Capacity. Then, halos karamihan ng mga nadala rito is dead on arrival. Oh, karamihan na, sa pagkakaalam. So, yan ang rason kung bakit maraming spirit ang gumagala. Sa Gio, di ba merong yung parang cremation room to? Alam ko sa ground floor. Alam ko parang napanood natin yan sa ibang video. Pero, since hindi natin na-explore, no? Hindi, kasi natin talaga, hindi posible guys, as much as gusto namin pasukin to dahil, siyempre, sino ba namang aayaw na pasukin ng isang lugar na punong-puno ng history, no? Pero unfortunately, masama ang panahon and talagang baka sa loob. Tara. Pakita natin ulit. Talagang bahang-baha ang lugar. May butas-butas. May mga butas. Ayun, no? Butas. Ayun pala, butas. Oh. Ayun, napakita niyo yung butas. So, delikado talaga. Ayan ang butas. Ayan. So, mahirap siyang makita, especially with water. Minsan, siyempre, yung, di ba, yung tubig, hindi mo kita kung butas yan. Pero still, ito at least nakikita natin itong paligid na ito. And, okay. And ano pa ba ang dapat nating malaman mga tol? Sa history na itong lugar na ito. Ano pa ang kulang nakakalaman dito sa mga nabasa ninyo? I think siguro no, ang kulang dito sa mga storya na nalaman natin before no, sa mga videos na ating mga napanood yun dati is yung kung paano na-vandalize na yung lugar. No? Mm-hmm. So nakita nyo naman kung paano ginumihan, binabong. And as ayun Tara Apple. Parang may mga satanic shit pa atang nangyari. Parang, ano na, no? May star of... May pyramid po rin. Ito rin, meron din dito. Pasayan ng mga ano. So, yeah. Talagang medyo perfect yan sa Israel. Medyo inaligugar pa lang sa flag ng Israel. Medyo binaboy na rin talaga. Tama ako, di ba? Sa surf lady. Okay, but anyways, ano ba ang, actually, ito, meron akong gustong gawin talaga dito. Is that the one that we heard, Don? Hindi. Para? Nagaham saan? Malaki yung buhay. Parang motor. Parang motor. Akala ko motor, pero okay. Hindi eh. Galing dun eh. Galing sa loob eh. Galing sa loob. Ah, may motor. Alam mo yung hako? Sige, subukan natin ulit. Magbibigay kami ng konti katahimikan para pakinggan kung ano. Right, sige. Magbibigay tayo ng konti katahimikan para malaman natin kung meron nga bang magsasalita na nandito ngayon at gusto magparamdam. Meron ako nakikita ron. Wait a minute. Oh. Ah, okay. Guys, what is that? Can you see that? Hindi ko alam kung nakikita niyo. Ilaw lang, no? Can you see that? Hindi ko alam kung nakikita niyo. Ilaw lang, no? Ilaw. Yan, nakikita niyo. Ilaw. Galing sa kabilang. Labas din kasi yung tol, eh. Butas din yun. Kumbaga itong lugar na pwesto natin ngayon, hindi pa talaga ito yung main lobby. Entrance fee. So sige, bigay tayo ng konti katahimikan. Observe mo na kami guys.
Okay, wala pa talaga. Pero syempre, re-review natin yung footage natin kung meron man tayong nakuhanan. Ano? And kung meron man mga nagpaparamdam dito, magparamdam na kayo ngayon na hawakan nyo ako sa likod. Lalapit ako ng konti. Pwede nyo ako hawakan. Pwede nyo akong sugatan. Pwede nyo akong bulungan. Ngayon na pagkakataon niya. Okay. Meron pa ba tayong ibang side na pwedeng puntahan na hindi talaga tayo... Kasi basa-basa eh, putik-putik eh. Hindi ko 11, 11. Say something. Wala bang ibang side to na pwede natin? Doon na sa ulo. Meron na sa ulo. Doon sa ulo nito. Hindi na sa ulo. Pinag-lupay lang. Dito na tayo. Okay, saan yung ibang side niya? Pero hindi kayo makakadaan dyan. Hindi kayo makakadaan dyan by foot. So, maso ko kayo. So, balik tayo dyan eh. Di ba nila, hindi nag-git ko eh. Hindi nag-git ko eh. Okay, so guys, sabihin ko sa inyo, merong kakaibang pakiramdam dito ngayon. Habang nakatayo ako ngayon dito at nakatingin sa loob, medyo iba yung pakiramdam. At, nasa na ba? Okay. Hindi ba kayo magpapakita? Para makapaglaro na tayo ng pitik bulag. Gano'n? Isang sigaw naman dyan. Isang awoo! Oh, no, no, no. English na talaga. Hey yo, what's up? if you guys are here, please make your presence known. I'm waiting and I'm bored kasi ang layo ng pinuntahan namin. I came all the way this far and I'm just looking for proof. I'm just looking for evidence that spirits do exist. And also, I've heard someone hanged himself on the second floor, I guess. In Tagalog, meron nagbigti dito. So, kung meron man, magpapakita dito talaga or yung nagbigti mismo, nandito ka pa ngayon, magpakita ka na ngayon na now's your chance. And, laro na tayo. Isang hi and hello. Isang kaway lang dyan. Kakaway ka lang ng like this. Or sigawan mo ako na lumayas ako dito. If gusto mong nandito ako, magparamdam ka na. If ayaw mong nandito kami, kalmutin mo yung likod ni Benjael.
guys, ilaw nga sa taas, please. Ilaw sa taas. Lahat ng ilaw, dali ilaw sa taas. I think I saw something. Magpakita ka na. Gusto ka na ng proof. Ayaw kasi natin ng mga OA. Bigla para nang kasilip. If you are someone or something, gumalaw ka, umalis ka dyan, or mag... Okay, tumakbo! Walang tatakbo!